guys, welcome back to my channel. So for today's video, gagawa naman tayo ng isang challenge. At itong challenge na to ay sobrang trend ngayon. So makikiusa tayo. The title na tong challenge na to is I tried following a blank makeup tutorial. And sa mga nakita kong iba, ang gagaling nilang gumaya, bes. So itatry din natin kung kaya din ba ng powers ko yun. So gusto ko yung medyo macha-challenge talaga ako. Kaya ang napili ko is si Miss Raisa Contawi. Ma'am Raisa, sorry po. Kahit anong mangyari, hindi niya ako kilala. So ayun, napili ko si Miss Raisa Contawi. Alam naman natin na isa siya sa pinakamagaling na makeup guru sa YouTube. And sa pagkakaalam ko, professional makeup artist siya. And tayo ay frustrated makeup artist. And isa pa, ang pipiliin kong video is yung hindi ko pa napapanood. And ibabase ko na sa thumbnail kung kaya ko. And also, mamimili ako ng sobra talagang challenging. So, ito, natitingin ako. Ayan. So, as you can see, guys, nandito na ako sa search tab, keme-keme. Ayan, hindi pa ako na-subscribe. Subscribe tayo. Mamagalit si ma'am. Gaya-gaya tayo ng makeup. Hindi naman na tayo na-subscribe. Mamimili ako ng medyo challenging para sa akin. Parang bet ko to. Itong 50k worth of makeup tutorial. Kasi wala ako nun. So, kaya ko gusto tong 50k worth of makeup. Kasi, di ba nga gusto ko challenging. And ang plano ko, since wala, for sure, wala ako ng mga makeup na gagamitin na, gagawa ko ng dupe. Tatry kong gayahin yung makeup niya using yung mga products lang or yung mga makeup lang na meron ako. So, let's see kung magagawa ko yun, di ba? Open na natin. Hi everyone! Welcome to my Hello. Channel! Today's video is about this... Wait lang. Napansin ko, naka-maroon siya. And... pati yung buhok niya sa gitna. And ako... pony siyang ganun. So, gayahin natin muna. Wait lang. So, ayan. Iba itong nasuot ko ngayon kasi nasa labahan ata yung medyo kaparehas ng kayo. Ate Raisa. Ate Raisa. Close. And ginanon ko na din yung buhok ko para ready na ako. Ready na ba kayo? Kasi ready na ako. Okay. Let's start again. So, for para, it's kind of a tutorial using... Are you excited? Are you ready? Para sa talagang mabigat sa bulsa na makeup tutorial. Wala ko nyo. Hindi naman siguro ganun kamadong ng products ko kung wala siya yung parang like the boom. So, there's a product na to. So, we're going to try it. Sisimulan muna with this. This is the Estee Lauder Advanced Night Repair. Marami may gusto nito. Hindi ko alam kung ano yun. Pero magmo-moisturizer na lang ako. Or, parang medyo glowy yung mukha ko. Gagamitin ko tong Avon Natural Body Care Keme-Keme Instant Hydration Body Face and Hair. Kasi wala akong yun. Wala tayong gagawa. Dupe nga, diba? Dupe. Lakas! Grabe! Parang papatay naman ito. O diba, panis yan. Panis yan mga umahalin yung products. Ay na yan kasi papatuyuin ko pa siya.
pa nagpapatayo yung contemplate ko muna. At marami din akong narinig na nag-review sa founders. Marami din akong nabasa na parang, uy, that's crazy, but it's definitely worth it. Get my skin protected. And he tries it. Also, when it doesn't, basically repairs your skin. If your skin is stressed, you see the brown balls. Stress. You can repair that. So, the video doesn't look like you can definitely use it for primer na besh. Wait, mineral primer. Wait. Primer na siya. Ito yung inanatin niya. Inanatin yung Italian besh. Ayan, lumambot ng bongga yung mukha ko pero medyo sticky siya. Next is primer daw. Primer. Where's my primer? Bezi yung primer, bezi. Okay. I can't plastic. Foundation na siya. So, magpa-foundation na din ako. Ito pa lang sabi. Madlas kong primer. Air Cotton Makeup Base ng The Face Shop. So, ang gagamitin ko naman is itong Matlas Poreless ng Maybelline in the shade Natural Beige 220. Frosted, nababasag yun. And hindi frosted, nababasag yun. Pagdating naman sa brush, ang gagamitin ko brush, itong Hourglass na parang siyang foundation brush from Beauty. Akin naman. Unbranded brush. Okay, brand bong. But it's talagay ko, but it's definitely skin from like comparison na mas even na yung skin shape or skin tone. Gusto na siya. Sobrang ganda ng coverage ng Marc Jacobs, but it's dry. Like, it's not because I have dry skin. But the coverage is definitely top notch, as in like it covers your face, in lahat like pimples, blemishes, covered niya, hindi mo na kailangan masyadong mag-conceal, parang buong pagkatao mo na makover. Tinatakpan yung pagkataon. Charot. Yung maitim mong budhi, matatakpan. Parang ito na yun. Consider na siya. Ang gagamitin ko naman concealer is Matlas Poreless pa rin, pero ang shade niya is 125 Nude Beige. Naglagay siya sa ilalim ng mata niya, so maglalagay din niya sa ilalim ng mata ko. This is the Becca Soft Light Blurring Powder in Golden Hour. And ang maganda sa powder na to, hindi siya totally matte. Matte siya, of course, kasi powder siya. But it definitely gives you that glow kasi meron siyang like tiny pearls na gold para kahit... Meron ako dito na loose powder siya pero medyo glittery. Ito. Yung Avon True Color na loose powder. Kaya mukhang like baked yung mukha nyo kapag tumatamad kayo sa araw or sa light, nagbabounce yung light and nagbibigay ng highlight kahit pa paano. So gagawin ko, gagamitin ko itong Becca Soft Kabuki Brush. Ito parang gagamitin ko. Iset yung... Kasi wala ko nun. But I will do it very lightly kasi mamaya meron akong highlighter na
basa. So, ayoko na lang siyang mag-cake. So, kailangan proper day yun. So, light up. Ang shade pala nito is beige ochre. The brush that I'm using, the soft kabuki brush, it's really soft, but it's not really good in applying colors. Like, this is not the product. This is probably good for foundation because this is a flat. This is good in everything. Okay. I'm going to my brows, and then sa brows naman, okay, like, the Wonder Brow from Wonder 2. And Wonder this is 2? Not a cheap product, but it's definitely worth it because try this. May ganyan ako, pero hindi din yan yung tapak na pinatid. Eto. Pudayir. Basta, pampilay siya. And alam ko, equipping ito. Ang problema ko lang is, medyo iba yung color niya. Pero dahil liquid siya, ito na ang gagamitin natin. Tested this already. Like, I've used this so many times. Madaling gamitin itong product na to kasi after yung i-tame lang yung hair tame. Spoolie lang, ganyan. Itong spoolie ko, hindi. Cheap lang to. Mas cheap to. Ngayon, i-apply ko na yung product dito. Tapos, sa hiling ko, gamitin itong brush. Ayun. Let's start this. Tataranta ako, ha? Ito talagang nasisid ko na itong brow product ito, long lasting. Ganito na yung pagkaka-apoy. Medyo gaya yung ating apoy na yun. Angle brush. Play. Pawisan ka. Pawisan ka sa beach. Hindi siya nag-i-develop. Kalina lang sa color pop. But it definitely was not. Tapos gusto ko yung may mga strokes. Gusto ko yung mga ganung arte na strokes sa pilay. So gagamitin siya. Make it forever. Aqua X. Wait lang. Hindi pa ready mag-stroke. Wala naman. Okay na siguro yan. Hirap. Diner in Mad Brown. This is Dark Brown as well. Tapos gusto ko yung May Strokes dito sa mga. Strokes! Kaya ko bang gumawa ng gamit to? Parang medyo makapal itong akin. Pero try pa rin natin yan. Yung stroke na yan. Baka ma-stroke ako dyan ha. Medyo sumobra yung stroke. Pwede na siguro yun kasi hindi naman yung mag-stroke. Mali pa. Sulit din yung eyeliner na to kasi it's wonderful. Tagal niya talaga mapura. Pareho to. As in like power pump po yung dalawang to. Talagang pakakagong araw. Hindi ako nag-ilang rose na dyan pa rin sila. Next, punta na tayo sa eyes. And speaking of... Ito. Magkaiba kami ang mata, best. Yung mata ni Miss Riza Consawi. Pang. Anyo. Yung akin ka eh. Alam mo yun? Ang layo. Pero kahit gano'n, tatry pa rin natin magaya yung eye makeup niya. Okay. So, makeup forever. Gagamitin ko din. Pang mata, yung Makeup Forever at saka so, yung Makeup Forever Aqua XL Color Paints yung browns sila at saka yung mata browns saka browns na para naman dyan hindi gamitin ko na itong aking laging baliktad na pop feel dahil lahat ng kulay na yan nandito gagawa na natin ang paraan kung paano natin magagaya yung pagkaka Game. Then we need to cast. Ooh, the brush is so. We want. May shimmer. So, ito na lang.
ito lang yung mga shimmer ko eh. Like medyo brown. This light brush with the crease from our chicken. Kaya dyan, 10 millimeters above the crease. Actually, wala lang brand ako. I mean, alam ko yung gagawin ko, alam ko yung gagawin ko, pero pwede tingnan ko itong shade na I-14. Wait! Sabog the crease. Okay na siguro yan. Medyo gold yung nilagay niya and ginamit lang niya is I think then, enough scent din sa product ko kasi sila yung muna ko tapos sobrang pinasipo ko yung araw and yung plaster dito ko day and to slightly blend the product na using this darker shade para din sa lower eyes. Ito yung ginagamit ko. Goldish keme-keme. Don't worry, eyes! Blended nga pala niya, diba? Kuha tayo ng pang-blend. Nagbigay siya ng dark na eyeshadow sa ilalim. So, kuha tayo ng medyo dark. Ayan, pinaghalo-halo ko na sila yung mga dark colors. Then, lalagay ko siya dito. Ay, tama. And I would also paint it for it because hindi ko masyado na-order in person. Bakit ba siya product ng hindi? Kasi there are some products talaga, it's meant to be sheer, it's meant to be subtle. But like sobrang bad for you, so sobrang makulay sa'yo. Kaya muna natin hindi mo dito yung parang kapag. Kasi sa nalagay yung sobrang bad, then minsan na-appreciate yung subtle. Gagamitin ko yung crease of the crease sa outer part, legs. And then dito sa lower, ginagamit ko ito for a type of this clutch wash and of course the brush is not going to use it. You can have it in there. And then, blend it. I-smudge lang niya yung nasa ilalim. Mukha nang aswang siya dito. Siya mukhang Diyos ako mukha aswang. Nagbigay siya ng block dito. For the mascara, I'm using ayan ako yung maya ka na mag-mascara. Another Marc Jacobs product, and this is their product. But in English, I'm like, these lashes. Like, this is not like the blonde. Because I'm not mascara, I'm sure she's going to make eyelashes. The thing is, yeah, it's matte, and then he didn't transfer, and it's also very volumizing because of how the presence of the matte, the part design. The mascara, but guys, wala akong ilong. Bigyan niyo ako ng ilong. Medyo mahirap
effective lang siyang i-apply on sets. And then, medyo lightweighted siya. And also, maganda yung presence niya. I think, sa mascara na ito, what stands out is the one. Punta na tayo sa bronzing. Ito na yung bronzing. I don't know, bronzer. Gamit na lang din ako eyeshadow. Ito naman. The product na like, very subtle as in. Almost invisible. But if you want that bronzer that's going to give you a nice... Diba invisible? Make a partner, may highlighter din yan. This is in the shade Peach Glow. This is the highlighting cushion stick din naman. Highlighter. And then before I finish off with my bronzing, put it on my thighs contouring and then using the Kat Von D shade Light Contour Palette. Itong product din na to, sulit kasi ang dami niyang shades, pero it's just that sometimes may tendency maging body yung product. Kaya gusto ko na medyo dewy or like cream of burberry. Burberry kisses here with rising. Moisturizing shine lip color again. Gamit ako ng Skin Genie Christmas yun. Lower the lips. Nalito na ako. Pwede naman tayo sa labi. Sa lips naman, kailangan ko lang ng again, sheer. Oh, man, meron ako niyan. Ito, Nivea naman. Parang kayo yung pinabili ko ako. And then for my lip liner, I'm using Kat Von D. This is the shade. Parang medyo orangey yung lip liner. Buti na lang marami yung lip liner. Kasi gusto lang. Pakita kayo kung ayaw niyo masaktan. Ito. Ito na yan. Ito na talaga yun. Yung shade niya is 50. Ganyan niya. Itong lip, pati yung pagkikipi niya. Babalik ako doon sa Burberry lipstick. Lalagay ko naman siya sa inner corner. Ito, babalik ko sa Christmas Red kasi yun yung ginamit ko sa Disney ko kanina. Lalagay doon sa inner corner. Nag-highlight siya. Nakita ko yun kahit di ako makatingin. Lagyan natin na sa ito ko para medyo tumakas na.
medyo nag-share yung detail niya kasi lalagyan ko na din yan. Kukunturan ko din yun. Kasi siya may ilip siya. Wala. So, ayan. May contact lens ako. Iba lang yung contact lens ko kasi wala akong ganun contact lens. So, yun. Yung mga nag-repeat ko ng contact lens. Sponsor. Charot. Natutunan ko yung KK Ladder. Basta kay K. Napanood ko yun. And this is my final look. And this is my final look. Using low-end products. I am sa kanya, low-end akin. Hindi siya mabihan sa mukha. Ang napansin ko, boosty. Ang napansin ko, sumakot yung mata ko sa contact lens niya naman. So, ayan, hindi siya nag-posing-posing. Pero ako, magpo-posing-posing ako para hindi naman sayang itong pinaghirapan ko, diba? Tapos na itong makeup challenge na to. Alam ko, hindi ko na-copy yung makeup niya. Talaga. Idol ka talaga yan si Ma'am Riza. So, I salute you. So, we're gonna do makeup. Medyo nahirapan talaga ako kasi hindi ko nakuha yung makeup niya actually. Kasi, una sa lahat, magkaiba kami ng mga products na ginamit. Pangalawa, magaling siya mag-makeup. Ako, nagtitrip-trip lang. Pangatlo, nagkiba kami ng laki ng mata. Kaya hindi ko gano'ng makuha yung style ng mata niya. Pero yung pagkakagawa ko naman siguro ng colors, diba? Mas pigmented, mas bongga lang yung pagkakakulay ko kasi. Kesa din sa kanya. Kasi yung sa kanya, sakto, unlocked, and yun lang guys, sana na-enjoy nyo tong video na to. And if you enjoy this video, give it a big, big thumbs up. And if you have any challenges for me na may kinalaman sa makeup, just comment down below. And don't forget to subscribe to my channel. Thank you again for watching guys. See you again next time. Bye-bye! Bye-bye!